based on a remediation of a contractor. Module. At for every project, magkano talaga ang labor? I'll show you in percentage. Next slide. Next click, please. One click. Distribution of a project fund. Next. The politician gets 25 to 40%. So let's put it at 30% average. Then, VAT is 7%. Insurance and bond is 1%. 38% na ho. Next, sandali na. The implementing agency, ko lang, gets 10 to 15%. Depende sa regla. So let's say, average is 12% for easy computing. That's already 30, plus that's already 50%. Pero meron pa ho sa VAT. 2 to 3%. So 52% na ho. Meron pa ho sa contingency. Yung mga mag-inspect na yan, engineers, bago yan yung relation checker, meron na naman ibibigay ulit. May mga namamagayan, kumwari, may mga nagkakasakit ulit, higit dito, magkain lahat. Another 3%, that's already 55%. So 55% na po ang nakuha doon sa budget. About 55%. Now, magkano na lang ang natira? 45%. Kasama na ho yung profit po ng contractor. Assuming na yung contractor may sense of nationalism, 10% na lang kukunin niya. Pero yung 10% na yan, makukuha lang niya yung profit niya yan after 1 year. Kasi may retention nung tayo. Retention. So after 1 year. Kung 1 year pa ho niya makukuha, na iwan na lang 35%. Sa tingin nyo, hindi pa siya kukuha uli rito sa 35 kasi after 1 year pa siya. Kukuha pa ho, pauli siya ng 5% dyan. So 30% na lang. Meaning, analogy is, many of you are paying your taxes here. Can you just imagine that most probably around 30% of the tax, total taxes that you pay goes to the project and 70% goes to someone else's pocket. Let me show